Masaya ba kayo, mga kapatid? Medyo masaya ba kayo, mga kapatid? May masaya, meron. Medyo masaya. Praise God. Hallelujah. This is Family Sunday. We are a family. Praise the wonderful name of the Lord. Praise God. Tumayo muna tayo saglit sa pagbabasa ng banal na kasulatan. In honor of the Word of God, please stand. 1 Samuel chapter 30. Wow! Boses ko. Bumalik. Wala na akong boses kanina. Chapter 30, 1 Samuel chapter 30. Hallelujah. Ito, basahin natin. Pangunahan tayo ni Brother Mark. Brother Mark, verse 1. 1 Samuel chapter 30, verse 1. At nangyari, nang si David at ang kanyang mga lalaki ay dumating sa Siklag, sa ikatlong araw... Screen. Yung screen natin. Na ang mga Amalesita ay sumalakay sa Timugan at sa Siklag na sinaktan ang Siklag at sinunog ng apoy. Verse 2, at dinalang bihag ang mga babae at lahat na nandoon, ang maliliit at gayon din ang malalaki. Hindi nila pinatay ang sinuman, kundi kanilang pinagdadala at nagpatuloy ng kanilang lakad. Verse 3, at nang si David at ang kanyang mga lalaki ay dumating sa bayan, narito, sinunog ng apoy, at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay pinagdadalang bihag. Verse 4, nang magkagayo si David at ang bayan na nasa kanya ay naglakas ng tinig at umiyak hanggang sa sila'y nawalan ng lakas na umiyak. Verse 5, at ang dalawang asawa ni David ay nabihag, si Ahinoham na mga na taga Jezreel at si Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo. Verse 6, at nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya. Sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kanikanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Verse 7, at sinabi ni David kay Abiathar na saserdote na anak ni Ahimelech, isinasamo ko sa iyo na dalhin mo rito ang epod. At dinala doon ni Abiathar ang epod kay David. Verse 8, at sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, kung aking habulin ang pulutong na ito, ay akin kayang aabutan sila. At sinagot niya siya, iyong habulin, sapagkat tunay na iyong aabutan at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Verse 9, sa gayo'y yumaon si David, siya at ang 600 lalaki na kasama niya, at naparoon sa batis ng Besor, na kinaroroonan niyaong mga naiwan sa likuran. Verse 10, ngunit hinabol ni David niya at ng 400 lalaki sapagkat ang 200 na tira sa likuran na mga pata na hindi na nakatawid sa batis ng Besor. Verse 11, at sila'y nakasumpong ng isang taga-Ehipto sa parang at dinala nila siya kay David at binigyan nila siya ng tinapay at kumain at binigyan nila siya ng tubig na mainom. Verse 12, at binigyan nila siya ng isang putol ng binilong igos at 2 buwig na ubas at ng kanyang makain, ang kanyang diwa ay nagsauli-uli sa kanya. Sapagkat hindi siya nakakain ng tinapay o nakainom man ng tubig na 3 araw at 3 gabi. Verse 13, at sinabi ni David sa kanya, kanino ka ba nauukol at tagasaan ka? At sinabi niya, ako'y isang binatang taga-Ehipto, bataan ng isang Amalesita,
at iniwan ako ng aking Panginoon sapagkat tatlong araw na ako'y nagkasakit. Verse 14, kami ay sumalakay sa timugan ng mga Sereteo at sa nauukol sa Huda at sa timugan ng Caleb at aming sinunog ng apoy ang siklag. Verse 15, at sinabi ni David sa kanya, ilulusong mo ako sa pulutong na ito? At kanyang sinabi, ipanumpa mo sa akin ang Diyos. Hindi mo ako papatayin o ibibigay man sa mga kamay ng aking Panginoon at aking ilulusong ka sa pulutong na ito. Tuloy. Verse 16, at nang kanyang mailusong, narito, sila'y nangangalat sa buong lupa na nagkakainan at nagiinuman at nagkakasayahan dahil sa lahat ng malaking samsam na kanilang nakuha sa lupain ng mga Filisteo at sa lupain ng Huda. Verse 17, at sinaktan ni David sila mula sa pagtatakip silim hanggang sa paglubog ng araw sa sumunod na araw. At walang taong nakatanan sa kanila liban sa 400 bataan na nakasakay sa mga kamelyo at tumakas. 18. Verse 18, at binawi ni David ang lahat na nakuha ng mga Amalisita at iniligtas ni David ang kanyang 2 asawa. Verse 19, at walang nagkulang sa kanila, kahit maliit o malaki man, kahit mga anak na lalaki o babae man, kahit samsam man, kahit anumang bagay na nakuha nila sa kanila, ibinalik na lahat ni David. 20. At kinuha ni David ang lahat ng kawan at bakahan na kanilang dinala na nasa unahan niya ang mga ibang hayop at sinabi, ito'y samsam ni David. Verse 21, at aparoon si David sa 200 lalaki na totoong mga pata na hindi nangakasunod kay David na kanila namang pinatahan sa batis ng besor. At sila'y lumabas upang salubungin si David at upang salubungin ang mga taong kasama niya. At nang lumapit si David sa bayan, siya'y bumati sa kanila. 22. Nang magkagayoy sumagot ang lahat ng masamang tao at mga tao na hamak sa mga yumaong kasama ni David at nagsabi, sapagkat hindi sila yumaong kasama namin, hindi namin bibigyan sila ng samsam na aming nabawi. Liban sa bawat lalaki ay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak upang kanilang dalhin at yumaon. Verse 23, nang magkagayoy sinabi ni David, huwag ninyong gagawin gayon mga kapatid ko sa ibinigay sa atin ng Panginoon na siyang nag-adya sa atin at nagbigay sa ating kamay ng pulutong na naparito laban sa atin. Verse 24, at sino ang didinig sa inyo sa bagay na ito? Sapagkat kung gaano ang bahagi ng lumusong sa pakikipagbaka ay gayon ang bahagi ng naiwan sa daladalahan, sila'y para-parang magkakabahagi. At nagkagayon na mula sa araw na yaon, na siya'y gumawa ng isang palatuntunan at ayos sa Israel hanggang sa araw na ito. Verse 26, at nang dumating si David sa Siklag, siya'y nagpadala ng mga samsam sa mga matanda sa Huda sa makatwid bagay sa kanyang mga kaibigan na sinasabi, narito, ang isang kaloob sa inyo na mula sa samsam sa mga kaaway ng Panginoon. Amen. Praise God. Dear God, salita mo po itong aming binabasa para po sa aming pagkain sa araw na to. Busugin mo kami, pasiyahin. Palaguin, Panginoon, palakasin, O God, sa pamagitan nitong mga salita mo. Bata, matanda, hallelujah, maging kalakasan ka, Panginoon, sa tinapay ng buhay. Ito'y aking samo, dalangin, sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen. Ay, mga kapuno, mga kapatid, maganda mensaheng ito at maganda pag-usapan. Kaya lang, kukunin ko lang isang bahagi dito para sa ating Family Sunday. Hindi sa lahat ng panahon magandang buhay ng tao. Mayaman mahirap dumadaan sa kanilang sariling season, kapanahonan. Mga kapatid, si David ay hari na sa kanyang kasiyahan lahat ng bagay. Dumating sa kanyang buhay itong kasaysayan na to na ating kukunan ng pag-aral at aralin
Now dito mga kapatid, sinabi ng banal na kasulatan sa verse 1 na may pangyayari na sila ay sinalakay ang Siklag. Siklag. Ang Siklag isang lugar na palang bayan na doon nakatira ang mga Israelites. At sinabi sa verse 1 na sinunog ng mga kaaway, sinunog ang ng mga Amalekites ang bayan. At alam niyo kung anong itsura ng nasusunog. Hindi lang isang bahay, walang bumbero. Sinunog lahat ang bahay, makikita mo natin na parang impyerno. No? So bawat sulok ng lugar, talagang hindi nag-iwan ng kaaway ng isang lugar na safe. Lahat sunog. Now, pambihira ito mga kapatid. Now, sinunog pero walang pinatay. Kinuha ng mga Amalekitas, mga asawa, yung mga asawa nila, mga anak na lalaki, anak na babae, kinuha lahat, pati mga katulong, lahat ng tao, sa madaling salita, buong bayang Israel halos ang captivated. Sinabi sa verse 2, women captives. They took women as captives. Pero wala naman silang pinatay. Now, si David wala doon kasi isa sa trabaho ng hari ay magpalawak ng teritoryo. Isang responsibilidad ng hari ay magpalaki ng teritoryo. Ngayon, ang pagkuha ng teritoryo ay hindi nakukuha, hindi hinihingi. O hindi hinihingi, kundi gera. Gera. Kailangan may salakay, kailangan papasukin ng isang teritoryo. Kung walang magre-reklamo, maklaim na yung lupa. Kung meron, sa ibabaw ng aking espada o sa aking bangkay, talagang bakbakan. Kaya si David at kanyang 600 na mga sandatahan, kasi ang hari laging may training yan. Hindi nawawala ang training, at saka ang training hindi yung para ayusin ang iyong pamilya, hindi. Ang training niyan, bakbakan. At all the men must be equipped and be ready for war at all times. Kaya naalala niyo kung kayo naabutan niyo ang ROTC. Noon ang mga hindi ko matanda kung anong grado ko, grade 4, grade 5, grade 6. Pinapagapang na kami sa mga kanal. Pinapapasok na kami sa mga imbornal. Hindi kami makahinga mga kapatid. Gapang ka talaga sa ilalim ng imbornal. Hindi namin mas malaman kung bakit. Pero ROTC. Reserve Officers Training Corps. Now, everyone must be trained for war. Pag umalsa ang gera, meron ka agad panawagan. Lahat ng lalaki, labas! Lalabas ka talaga. You have to be ready for war. Kung wala kang baril, magdala ka ng pala. Yun na lang ang gamitin mo. Pamukpok. Now, men should be ready for war at all times. And that's their special training.
Training yan sa lahat ng lalaki. Hindi ko alam, parang nawala yata ang ROTC. Pero, kagaya ngayon, naririnig kong nung kailang buwan na nakaraan na kailangan balik nilang ROTC. Balik nila ang training sa mga kalalakihan. Kasi ang mga lalaki ng mga bansa na engrossed na ano sila sa negosyo, doon sila nagde-training ng gusto para naman sumagana at umunlad ang bansa para magkaroon ng magandang tulay, magandang sasakyan. Dahil sa kung sino daw may pera, whoever has the money has the power. Now, pero naalala ko nga noon, minsan, kaya yung fraternity, minsan, kakala tuloy namin na yung palo sa likod namin, mga kapatid, kasama sa ROTC. Papaluin ka sa likod, sa puwit, sa binti. Tapos sasabihin, paminsan-minsan, ngayong buwan na to sa hita, monthly, meron kang rasyon na palo. At, ewan ko ba't may ganun. Sunod lang naman kami ng sunod. Kaya tuloy pag merong encuentro, mga fraternity sa kabilang college, kami na sa kabilang college, pag merong nagbakbakan ng mga nag-aaway ng mga estudyante, sugod na, bakbakan na. Ang magandang purpose ng fraternity, hindi naman masama. Magandang school, pinaganda namin ang school, tinabas ang mga damo, mga school is always clean. And dahil sa fraternities. Now, mga kapatid, ito si David, dumating sa kalagayan na kupalahonan niya. Sinunog ang Siklag, kinuha lahat ang pamilya, buong pamilya. At nung dumating si David mula sana sa pagkuha ng teritoryo, kasi naghahanap sila ng space for wider territories para doon ilagay ang palengke, kung ano yung kailangan nila, tapos babakuran yan para protection. Ito, sunog na, nag-aapoy. Kitang-kita na nila David pa uwi sa galing sa paghahanap ng masamsam o maangkin ng mga lupang abandoned, walang nakatira. Nang umuwi sila, umiyak lahat, verse 4. Lahat ang kanya mga tao, kundi umiyak sila ng umiyak. Bakit? Hindi naman basta-basta magpatayo ng bahay na sunog. Wala naman silang lumberyard, wala silang tindahan ng hardware, wala. And para magtayo ng bahay, something very hard. Wala silang truck ng pagkakargahan ng mga logs, mga puno, mga simento. This will be very hard kasi ang repair mas mahirap kaysa pagpapatayo. Ewan ko kung sino sa inyo nasudugan. Mahirap. Sisirain mo lahat yung natirang sunog. Ayusin mo, tambak mo, pagkatapos magtatayo ka naman ng panibago. Double job. At ito ang dumating sa buhay ni David. Para tignan lang yung mga building, mga bahay na wala na,
will break your heart. Especially sa kay David. Ilagay niyo ang inyong sarili sa kalagayan ni David. Siya ang responsible and accountable sa lahat ng bagay. Sa tagumpay at pagkatalo na sa kanya, mga kapatid. Ngayon, ang masaklap sa kanya, umuwi siyang wala ng nadatnan na pamilya. Wala siyang nadatnan na pamilya kasi meron siyang dalawang asawa sa Siklag, mga anak na lalaki, babae, wala na. There is no more children to call. Wala siyang tatawaging asawa, walang tatawaging anak. At hindi lang yun. Pamilya ng kanyang mga sundalo. All of them. What a heartbreaking situation. Don't forget. Siklag. Mga kapatid, dito, sinabi rito, no more power to whip. Verse 4. Wala na, ubos na yung luha. Wala nang salitaan. Di na sila nag-uusap. Umiyak na lang ng umiyak. Masiguro may hagulgul pa. Verse 4 and 5. Diyan natin, tayo nang maglarawan dito. Verse 6, pakibasa mo, Sister, Brother Mark. Verse 6, at nagdalamhating totoo si David, sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya. Sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kanikanyang mga anak na lalaki at babae. Ang ganda na lang mula. Ang mga kapatid, lubhang. Lalo na nung narinig na ng tainga niya na siya'y babatuin. Na yung bato niya, hindi yung bato-batuhan ng mga bata. Hindi yan mga batuhan ng mga gangsters. Pag sinabi ng Biblia sa Old Testament, bato, ano yun, parang baril. Parang papatayin ka talaga. Wala eh, sa kanya nakatingin lahat eh. Wala man siyang ginawa para sunugin ng Siklag. Wala siyang nagawa para magalit ang Amalekites. Wala ba siyang ginawa? And this is where we get the verse. David encouraged himself in the Lord. Pakibasa mo, Brother Mark, yung dulo na hindi mo nabasa. Bawat tao dahil sa kanikanyang mga anak na lalaki at babae, ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Okay, sinabi dyan, nagpakatibay, strengthen himself in the Lord. Wala na. Mga kapatid, to tell you honestly, this morning I was in tears. Talagang lumuluha ako kasi pumasok sa isip ko. Walang, nobody is there to encourage him. Everybody needs encouragement. Lahat nangangailangan na yung kasi sino mag-i-encourage dito kay David, samantalang yung iba ay kailangan din ng encouragement. So, I was in tears. Ito, tinitignan ko. Lumuluha ako dito, mga kapatid. Hindi ko alam na ito pala, may verse dito na they weep. And why was I in tears?
The Lord was saying, no church will exist without a restorer. Kahit sinong malakas ay nanghihina din. Nangangailangan ng taong alalay na magpapalakas para i-restore the church. Although how strong we are, there will be people within our custody, within our family, that will feel broken down. Kaya kailangan magkaroon tayo ng kaibigan, best friend. Anong kailangan, anong dahilan ang mag-asawa? Para kung ang isa ay bumagsak, may magbabangon na isa. Kaya sinabi ng Bible, two is better than one. Para kung lumugmok ang isa, merong isang magbabangon. Sa ating mga funeral services, sinasabi natin, bawat isa sa inyo kailangan magkaroon ng isang Kristiyanong kaibigan. Para kung sakasakali man may mangyari sa inyo, meron kayong matakbuhan na isang Kristiyano na mag-i-encourage sa inyo. All of us must have a friend. Dahil mga kapatid, kahit hindi man natin banggitin ang isang kaibigan, isa sa kanyang pagiging kaibigan at dahilan ng pagiging kaibigan ay bangunin ang kanyang kaibigan sa panahon ng kanyang panghihina at paglulukmok. Tinitignan ko si David. Wala. Walang. Wala na siyang malapitan, wala na siyang matawagan. Walang asawa, walang anak, walang kamag-anak, wala na siyang kaibigan. Kaya nga sinabi ng Biblia, he encouraged himself. Wala na! Who will restore him back? Sinong babangon? Sinong magpapalakas? Hari ka man. Sa ganitong kalagayan, mabuti lang kung okay yung paligid mo. Hindi, pinag-uusapan ng patayin ka eh. You lost. This is devastation. Pagkasira ng iyong bayan, sunog. Kayo na lang may iwan dyan, mga lalaki. Mag-form na lang kayo ng men's fellowship. What makes it very heavy for him? Wala na siyang pamilya. And I want to stress on restoration of family. Hindi siya gumanti, hindi siya gumanti. Hindi siya gumanti
walang narinig. Magagalit talaga. Ako magagalit. Oh, gusto mo na lang na ganito. Mabuti na lang may leader na nakakakilala sa Panginoon. May amen ba ang Lord dyan? Mabuti na lang may nakakakilala sa Panginoon. It is good that David knows the Lord. Sumangguni si David sa Panginoon. Verse 8, Brother Mark. Verse 8, at sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, kung aking habulin ang pulutong na ito, ay akin kayang aabutan sila. At sinagot niya siya, iyong habulin, sapagkat tunay na iyong aabutan at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Wow! Di ba napakaganda na ang ating mga kalakihan marunong sumangguni sa Panginoon? Dapat talaga ang sumasangguni, lalaki. Hindi babae ang sumasangguni. Lalaki, kaya ka lalaki, kilala niya ang Panginoon. Kahit hindi nakakilala ang mga asawang babae, wala. Dahil ang Panginoon tumitingin sa lalaki. Hindi nyo ba alam na lagi tuwing linggo nandito tayo sa church, nakikita ng Lord ang lahat. Pero ang tinitignan talaga ng Lord, mga lalaki. Whether you believe it or not, dahil ang lalaki ang mananagot sa Panginoon tungkol sa kanyang asawa. Dahil siya ang breadwinner. Siya ang mananagot sa Panginoon. May nag-drug addict, hindi asawa. Hindi babae, lalaki, 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 lalaki. Kaya lang yung lalaki, lalaki, lalaki ay naging lalakwe, lalakwe. Ha, Sister Micah? Nakita kita dyan. How's married life, oh? May mensahe pa naman ako. Para to sa esposo mo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sumangguni ang si David sa Panginoon. Ooh, God. Bigyan mo kami ng mga lalaki sumasangguni. Wala nang bigas. Oh Lord, wala na kaming bigas. Nawala ng trabaho. Oh Lord, wala. Bigyan mo ng trabaho. May amen ba dyan sa mga men's? Salamat sa Panginoon. Sumasangguni ba kayo pag wala ng bigas? Walang umamin. Adirinan. No, kaya naman hindi sumasangguni. May sagot na maganda. Hindi kami naturuan. Hindi kami naturuan. Meron pala, tatawag pala sa Panginoon. Okay lang yan. Pero ngayon, nasabihan na kayo. Pag may problema ka, Brother Dennis, kay Malo, sumangguni ka sa Panginoon. Mga kapatid, hey, sarap. Sarap mabasahin. Tapos kasama yung luha pagbasa kasi talagang very emotional. Puno ng emotion.
Parang bakla si David, niyak. Lumapit sa Panginoon. Parang wala siyang magawa sa sarili. Kaya ni David. David has 600 mighty men. While Gideon has 300 elite men. David has 600. Na ganyang kasama yan. Hindi basta-basta yan umispada. Alam nila kung ilang minuto tatama yung espada nila sa katawan mo. Dinumero. They were trained to kill and to defend themselves. Mga kapatid, ito ang pinakamaganda sa verse 6 eh. David encouraged himself in the Lord. It's self-restoration. Wala nang babangon sa kanya. Walang babangon sa kanya. Siya na lang. Sarili niya. This made me cry. Kasi kung hindi man dapat mangyari. Kung merong bumagsak, aasa ako, aasa tayo na makakabangon. Bakit? May kaibigan. Nasaan yung kaibigan nung nanlupaypay ka? Nasaan sila nung nanghina ka? Where's your friendship? Your friendship. Kaya kailangan sa akin, sabi ko, ang mga kapatiran sa church kailangan meron. Kung wala kang kaibigan, asawa mo. Kaya lang karamihan ng mag-asawa magkalaban eh. Nung binata pa lang sila, magkaibigan, nung mag-asawa na, lagi nang nag-aaway. Kaya ayaw kong mag-asaway. No, mga kapatid, they will grieve. Sinabi sa verse 6, nag-grieve sila. Grabe, grievance will, nako, nakakagalit pa naman ito, mga kapatid. Ito, ito tingin ko rito. Nilalarawan ko to in my panoramic eyes. Binabasa ko, nilalarawan ko. Talagang galit na galit talaga sila. In una, hindi nila alam kung saan nila ibubuntong yung galit nila. Pero yung galit nila, hindi galit na meron silang kaaway. Yung galit nila, yung depressed na depressed kayo, hindi mo na alam. Hindi mo na alam talaga, magagalit ka talaga. Ah, kapatid, I'm just demonstrating. Hoping na maintindihan ninyo. Magkasama dito yung galit at saka grievances nila. Yung kanilang dismayado, pagiging dismayado, dadampot sila ng bato para batuhin si David. Wala na silang makitang babatuhin eh. Hindi nila mabato ang bawat isa, hindi sila pwedeng magpalitan ng bato eh. Galing sila sa paghahanap ng extended space para matawag na itong lupang ito sa Israel to. Lalagyan ng muhon
Trabaho nila yun, mga lalaki. Kanino sila mag... Kanino nila ibubuhos ang galit? Natural. Sa leader. Kaya merong maraming ayaw ng leadership. Kung maganda lagi ang mangyayari, whoo, sarap. Pag may mga banding, ikaw ang unang nasa invitation. Kung may kasal, ikaw na unang nasa listahan. Pero nung ka, pag may problema, ikaw rin number one. Dito. Pati daga sinisi sa leader. Pati daga. Nasaan si pastor? Bakit ang daming daga dito? Walang tubig. Si pastor. Walang ilaw. Si pastor. Ito na. Takbuhan kasi wala namang iba. Kaya nga naghahanap na ako ng sinong ipapalit. Sino kayang ipapalit ko ngayon? Kasi papahinga na ako. Hindi ko na may lapat ang likod ko dahil sa masakit na. Mga kapatid, mabuti na lang David inquired in the Lord. Now, sinang Panginoon, gaganti ba ako? Habulin ko ba sila? Wow, mabuti naman din. Meron tayong Diyos na sumasagot. Kumbaga, nagpapakatapat tayo, tapos ang Diyos natin palabingi. Ang Diyos natin hindi sumasagot. Prayer tayo ng prayer, wala na nangyari. Ay, grabe. Masaklap. Kaya lang hindi. Kahit malalayo sa ibang bansa, nagpapadala sa atin ng prayer request. Bakit? Dahil ang Diyos na ating dinudulog ay sumasagot. Alam, konsuelo natin eh. Kahit medyo naghihirap-hirap tayo. Hallelujah! Hindi ko iiwanan. Dahil walang Diyos na sumasagot maliban sa ating Panginoon. Sige! Subukan niyong iwanan. Iwanan niyo! Mga kapatid, you cannot do that. Kung makikita nyo ang mga ginawa ng Diyos sa buhay nyo, hindi nyo talaga siya maiiwanan. Nangako ang Panginoon. Hindi lang siya nakakausap. Nakakatanggap ng ano, guidance. Tumatango, sabi niya, pursue. Salakayin niyo. Panginoon, maabutan pa ba namin sila? Eh, maabutan. Wala namang eroplanong sinakyan eh. Biro mo, pamilya, anak mo. Bit nila. Hawak. Para bang hostage? Parang hostage. Sige, abante. Oh, lakad. Tapos nabagod. Oh, sige, dito muna tayo. O lahat, tayo mga tulda. O kain tayo. Ba, nagsaya sila. O kayo mga bihag, dyan muna kayo sa tabi. May pagkain kayo dito, lulutuin. Bibigyan kayo mamaya.
Napakain naman yan, hostage. Wala mang pinatay. Ngayon, verse 10, brother. Verse 10, ngunit hinabol ni David, niya at ng 400 lalaki, sapagkat ang 200 natira sa likuran na mga pata na hindi nakatawid sa batis ng besor. Oh, 600 siya, magigiting na lalaki. Yung 200, ako, meron palang magigiting na pata na. Narinig niyo, pata. Bihira lang natin na nasasabi yung nagagamit yung pata. Ibig sabihin ng pata, ano na, exhausted. 200 na magigiting, exhausted. Paiwan. Oh, except the 400 men. 200 men were exhausted. Siguro sa lakad to kasi talaga, biro mo, ilang ektarya ikutin mo, hanapin mo yung gusto mong lupang angkinin. Sa kalalakad nila, dahil sa sasalakayin nila at kukunin nila ang kanilang mga pamilya. Verse 11. Verse 11, at sila'y nakasumpong ng isang taga-Ehipto sa parang at dinala nila siya kay David at binigyan nila siya ng tinapay at kumain at binigyan nila siya ng tubig na mainom. Tuloy. Verse 12, at binigyan nila siya ng isang putol ng binilong igos at 2 buwig na ubas. At nang kanyang makain, ang kanyang diwa ay nagsauli-uli sa kanya. Sapagkat hindi siya nakakain ng tinapay o nakainom man ng tubig na 3 araw at 3 gabi. Salbay itong mga alamig. May iniiwanang hindi pinapakain. Anong ginawa ng mga Hudyo? 13. Verse 13, at sinabi ni David sa kanya, kanino ka ba nauukol at taga saan ka? At sinabi niya, ako'y isang binatang taga-Ehipto, bataan ng isang amalesita at iniwan ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na ako'y nagkasakit. Grabe, may sakit. Iniwanan ng mga nagsunog sa Siklag. Oh, tuloy. Verse 14, kami ay sumalakay sa timugan ng mga Sereteo at sa nauukol sa Huda at sa timugan ng Caleb at aming sinunog ng apoy ang Siklag. Ayun, alam na kaalam nila na ito pala yung nagsunog sa aming bayan. Tuloy. Verse 15, at sinabi ni David sa kanya, ilulusong mo ba ako sa pulutong na ito? At kanyang sinabi, ipanumpa mo sa akin ang Diyos, hindi mo ako papatayin o ibibigay man sa mga kamay ng aking Panginoon at aking ilulusong ka sa pulutong na ito. No, sabi ni David, tutulungan mo ba kaming marating yung mga kasama niyo? Sabi niya, kung ililigtas mo yung buhay ko, na hindi ako patayin ng mga kasama ko at hindi niyo ako papatayin, gagawin ko. Tuloy. Verse 16, at nang kanyang mailusong, narito, sila'y nangangalat sa buong lupa na nagkakainan at nagiinuman at nagkakasayahan dahil sa lahat ng malaking samsam na kanilang nakuha sa lupain ng mga Filisteo at sa lupain ng Huda. Nagsasayahan sila, siyempre. Bago nila sunugin yung mga ng Siklag, kinuha nila yung mga pagkain, kinuha nila yung mga palayok na may mga laman, kinuha nila yung sinamsam, ang tabag doon sa Bible, spoils. Inuha nila yung mga spoils sa Israel. Eh ngayon naman, ayan, nasumpungan nila kumakain, nagsasaya. Anong nangyari sa verse 17? At sinaktan ni David sila mula sa pagtatakip silim hanggang sa paglubog ng araw sa sumunod na araw. Oh. At walang taong nakatanan sa kanila,
liban sa 400 bataan na nakasakay sa mga kamelyo at tumakas. Oh, wala. Wala nangyari. Buti na lang. Walang namatay sa kanilang mga anak at walang namatay sa kanilang pamilya. At na-recover na nila. So mga kapatid, this is restoration. The family were restored. Why? Kasi dumating ang saklolo, dumating ang 400 na mga elite men, mga na-train, hindi lang laging nasa church at nakaupo, pero mga na-train, umati ng seminar, Bible study, EBBS, LPS, men that are strong, sa tingin mo lang buto't balat, pero hindi. Meron sila mga muscles sa Panginoon, kalakasan sa digmaan. Praise God, hallelujah. Then they got the 23 and 24. Basahin mo sa verse 18. Verse 18, at binawi ni David ang lahat na nakuha ng mga Amalekita at iniligtas ni David ang kanyang dalawang asawa. Tuloy. At walang nagkulang sa kanila, kahit maliit o malaki man, kahit mga anak na lalaki o babae man, kahit samsam man, kahit anumang bagay na nakuha nila sa kanila, ibinalik na lahat ni David. Grabe to. Pati yung pichil na nakuha sa kanila, pati yung kalderong nakuha sa kanila, pati siguro sandok na kinuha sa ay, nabawi nila lahat. Kutsara, tinidor, bawi lahat. Ano, spoils? Kahit yung mga samsam ng mga Amalekites, nabawi din nila yung nasamsam. What a wonderful God. Pangako ng Diyos yun eh. Pangako ng Diyos. Kung mababasa natin, pangako ng Diyos, walang mawawala. Lahat ay inyong mababawi. We are serving a God of full restoration. Naglilingkod tayo sa Diyos na hindi 50-50 ang recovery. Full recovery. Kung anong nawala, mababawi natin. Hallelujah, praise God. Now, ang sabi dito sa verse 18, maliwanag. Ano, Brother Mark? Verse 18, at binawi ni David ang lahat na nakuha ng mga Amalekita at iniligtas ni David ang kanyang dalawang asawa. Dalawang asawa. Mga kapatid, nabawi nila ang lahat kasama ang kanyang pamilya. Restoration of the whole family. God is interested in restoration. Interesado ang Diyos, mga kapatid, ang sa ano bang restoration? Panumbalik. Kailangan lang, mga kapatid, mabuti si David, kilala niya ang Panginoon. If you know God, you can use this verse. Restore or encourage yourself in the Lord. If you know God, kaya nga sinasabi natin tuwing service, sino sa inyo hindi pa naibigay inyong buhay sa Panginoon? Ibigay nyo! Bakit? Kasi ang Panginoon ang pinaka-chief restorer. Siya ang pinapuno na mag-re-restore. Wala nang ibang hihigit sa Kanya. Kung sakasakali man tayo tinawag na restorer, eh, dahil sa Kanya,
gagamitin tayo na mag-restore. Eh, nakakaiyak lang talaga eh. Sa panahon natin, may bumalagta, may natisot, may bumagsak, may nagsabing di na ako maglilingkod sa Panginoon. Kahit na anong sabihin mo na hindi ka na maglilingkod. Kung meron kang katabi, na magre-restore sa iyo. Makakabangon at makakabangon ka pa rin. Hallelujah! Oh God! Sunog lahat ang bahay. Wala nang pamilya. Woo! Galit ang iyong mga kasama. Wala ka namang kasalanan. Hindi mo naman sila kaaway. This will bring you tears. Maghahatid talaga to sa iyo ng luha, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Kung merong mga restorer dyan na hindi nakakaganap ng kanilang trabaho, nandyan ang Panginoon na magre-restore sa atin. Kung sakasakali na wala na, pati na iniisip mo wala sa Panginoon, yung salita ng Diyos na nasa iyong puso, siya ang salita ng Diyos ang magbabangon sa iyo. Minsan tinatanong natin, uy, natisod si ano? Yan mo yan. Bakit naman sinabi ni Pastor yan mo yan? Dahil ang natalisod may kaibigan. May mga kaibigan siya eh. Hindi lang isa, di lang dalawa. Pwede bang hindi makabangon yan? Eh kung ang kaibigan niya, pareho na silang lugmok. Aba! Wala na silang ibang kaibigan? Kaya ako umiyak kanina. Lord, dahil sa prayer, gawin mo kaming restorer. Lord, please. Gawin mo kaming restorer. Na may makita kaming nanghina na lugmok. Hindi yung lalo mo pang ilulugmok. Ah, buti nga sa kanya yan. God forbid, my sister, my brother, don't ever say that. Hindi na nga tayo naging restorer sa magsasalita ka pa ng ganyan. Pag meron na lugmok, kahit natisod siya sa'yo, ay ikaw sa kanya, still, keep the status. Keep your position. At dalin mo yung iyong kapatid na nanghina, ng nakagaya ni David. Ibalik mo siya sa pwesto. Alam mo ang ibig sabihin ng restorer? Nagre-repair. Anong ibig sabihin ng restorer? Binabalik sa pwesto, hallelujah, yung kapatid mong nawala, nalugmok, nanghina, ibalik sa pwesto! Yeah. Tayo naman dito, isa sa dahil lang kung bakit ko ipangaral to. Para malaman natin kung anong gagawin kung sakasakali tayo
Kayo mismo ang nalugmok. Huwag kayong aasa na may lalapit sa inyo. Pinangaral ni Pastor. Tatayo ka. Sige, tayo na, Brad. Huwag niyong asahan yun. Ang asahan ninyo yung makayanan ninyong itayo ang inyong sarili. Pero para sa church natin, yung mga nanghina, nalulupay-pay, kasi hindi mawala sa atin yun eh. Wala ka namang ginawa. May natisod sa'yo. Maniwala ba kayo sa akin? Wala namang ginawa? Kinatisuran? Kataka-taka. Wala kang magawa eh. Maring pinahintulot ng Diyos para humaba, pasensya mo. Maring pinahintulot ng Diyos para ilagay mo sa practice. Kasi dami mong pag-aaral, dami mong nalaman ng mga values, kaalaman. Kaya siguro pinapahintulot ng Diyos para naman kahit isa dun sa napag-aralan mo, ilagay mo sa practice. Number one dyan, pagpapatawad. Pag-uunawa, pagpapatawad. Ilagay mo sa practice. Tagal na natin dito, 10 taon na tayo eh. Hindi pa tayo natututo. Ang dami natin na pag-aralan. Tama ba mga kapatid? Eh, anong silbi ang pagpunta niyo sa church? Di ba kaya tayo nandito? Ano sabi niya, forget not of the assembling together of yourselves for the exhortation, para marinig ninyo mga exhortation, pampalakas, mga aral. Ang dami ng aral natin eh. Yung iba nakalimutan niya eh. Isa pa yun. Na dahilan kung bakit may problemang dumadating sa'yo. Kasi nakalimutan mo na yung iyong mga aral. Kaya pag merong natisod sa'yo, ikaw natisod sa kanila, gusto ng Lord, ilagay mo sa practice yung kanyang mga salita. Kasi makakalimutan mo na yan eh. Pag may nangyaring hindi maganda, o di ano, praise the Lord, naalala mo yung versikulo, encourage yourself in the Lord. O nabuhay ang diwa mo, bumangon ka ngayon, praise the Lord, magpatutuo ka. Mga kapatid, God has all the purposes to allow circumstances, to allow problems, kagaya nitong kay David. Ay, walang makapaniwala itong kay David eh. Pinahintulot pa ng Panginoon. Talagang yun. Now, I pray na meron na God will raise up restorers sa ating grupo. Yung pag may nakita ng ano, malungkot, yung kamay nandun sa balikat agad. Brother, parang napapansin ko lang, mali man o hindi, gusto kong mag-pray tayo para may bangong kita at magkaroon ka ng kalakasan. And you do not know that you are encouraging and restoring somebody that will soon to be an evangelist. Hindi mo alam na yung tinulungan mo magiging pastor.
magiging right hand ng ating service minister, director. But we do not know. Who knows? Kailangan ba natin lahat malaman? Pero I believe na kung ilan ng iyong na-restore, nadala, hindi nadala sa Panginoon, na-restore. Iba yung nadala sa Panginoon. Ito nadala na sa Panginoon. Dumating ang mga pagsusubok na hindi makayanan o kaya kasalanan na hindi alam kung paano siya patatawarin ng Diyos, ng kapatiran, ng church, ng pastor. Hindi niya alam kung siya'y patatawarin. Don't we need a restorer? Someone who will come to rescue and say, brother, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko sila, Minister Bong, sila Minister Raydan. Makakatulong yan sila. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Pastor. Hindi ako kasali sa problema, pero kasali ako sa solusyon. Huwag kang mag-alala, magkakapatid tayo sa Panginoon. Isa tayong pamilya. Nabautisman tayong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dapat tayo magkaisa. Dahil si Kristo ay hindi nababahabahagi. Tayo ay isang katawan sa Panginoon. Tama ba mga kapatid? Kanino ba kayo nababaptize? Kanino? Sa pangalan ni Sister Jelly? Kanino kayo nababaptize? Di ba sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Baka nakalimutan yun na nabautismuhan ako sa pangalan ng aking presidente. Sino? Sister Levy. Aba, uuwi ng bigla yan mga kapatid sa kanilang probinsya. Oh, now, kanino ba? Nabautismuhan sa pangalan ni Brother Bong? Binabautismuhan kita sa pangalan ni Minister Romy Bautista. Alagad, nagkaroon ng alagad si Romy Bautista. Hindi, tayong lahat ay nilubog sa pangalan ng Panginoong Jesus. Wow! God give us restorers. Si Randy, kita mo, nagdadala ng tubig, papaupo, nasikaso ako. Pag nakalimutan ko, dadala ng panyo. The result of restoration. Now, this is me. E paano yung church natin? Wala? Paano kayo? Wala? Wala kayong matatanggap sa restoration na magagawa ng bawat isa sa inyo. Meron kayong nagawa. You restored one soul. But that one soul will restore more. Ano kayang mangyayari mga kapatid? Nung na-restored na si David, nakuha na nila yung nung naagaw ng mga Amalekitas, pamilya nila restored, kusina nila restored,
Sala nila restored. Lahat ng gamit restored maliban na sa mga poste, dingding na nasunog. May nagagawa ang restoration. And that is because somebody was willing to be restored. Kung sakasakali, wala na talagang magre-restore sa'yo, huwag niyong kalimutan 1 Samuel chapter 30 verse 6. David encouraged himself in the Lord. If no one is beside you, if you lost your friend, wala na talagang lalapit sa iyo. Ni pastor, wala. Huwag niyong walain ang 1 Samuel chapter 30, verse 6. David encouraged himself in the Lord. Yung bang wala na, wala na. Wala akong restorer eh. Don't say that. Kung wala ka nang nakitang restorer, ikaw hindi nawawala. Now, kaya kailangan naman, yung mga nagkaroon ng problema, huwag naman kayong magpakita na habang buhay na kayo na nakabulagta o nawala. Kasi nakakalungkot yun eh. Gawin mo ang lahat na magagawa na makita yung restoration sa buhay mo. Una mong i-restore yung saya mo. Mag-level up ka. Sunod na i-restore mo yung fellowship. Makihalubilo ka sa mga kapatiran. Yung saya mo, ibalik mo, i-restore mo yung saya mo. I-restore mo yung iyong fellowship. Pagkatapos ng fellowship, dahan-dahan. Hanggang mga kapatid, makita ka na dyan. Naka-involve ka naman na naman sa gawain. O kung nasa pulpit ka, may ministry ka, nakita ka na naman doon. Why? What happened? Something has happened on the way. Sa aking lakad sa Panginoon, may nangyari sa daan. Eh anong gagawin ko? May nangyari sa daan. Ang nadapa man ako. Restore yourself. Gawa mo naman lang paraan. Kasi lahat tayo rito kailangan talaga ganun eh. Di ba, Brother Ridan? All of us should have... Kailangan pa ba malaman mo na may abilidad ka? Eh ano yung salita ng Diyos? Hindi ba yun naging abilidad mo? Eh ano yung Holy Ghost? Hindi ba yun naging kalakasan mo? Mga gabay lahat yan, mga kapatid. Level up mo naman sarili mo until you are what? Totally restored. Kasi hindi naman yan. Ano to? Bigla. It has to be done little by little. Restoration. We have Moses as an example. We have the prodigal son as an example. We have Job. Ang daming example sa banal na kasulatan. They were restored. Naibalik sila sa ano? Pwesto. Hello? May pwesto, may maganda kayong pwesto sa Panginoon eh.
may maganda tayong pwesto. Medyo mayroon lang circumstances na hindi natin akalain, pero alam ng Diyos. Pero sinabi ng Biblia, madadaig mo ang lahat ng iyan. You will be restored. Even now, kahit ngayon, gumagawa ang Diyos. God is doing a restoration work right here. I do not know. But what I know, you are working. I do not see you, Lord. But I know you are working. Tayo, nakaupo dyan ha. Parang walang Diyos, walang nagre-restore sa atin. Andyan ang Panginoon. If you believe that God is working, include yourself. Isama mo ang sarili mo. Because I am very sure God is working on you. Jesus, I now pray. I come to you because I do not want to waste my saliva. I do not want to waste the wisdom, the knowledge, the rima, the insight, the vision, the strength. Lord, alam ko lahat ng ito ay available. Available ngayon. And oh God, I hope we find strength. We find strength. We find encouragement. And we find restoration. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. David's family was restored. Pwede tayong tumayo na, mga kapatid. Sino nakikita ninyong nangangailangan ng restoration? Can you share a prayer? Sino sa inyo ang nakakadama o nakakakita o nakakarinig o nakakaalam? Na mga panghihina, panlulubaybay, pagkalugmok, pagkawala, pagkalungkot. Can you share a prayer? Can we share a prayer of restoration? I can feel the spirit of restoration is here. I can feel the Lord of restoration is here. I can feel the God of restoration is here. Ura makasih ya nama Allah. Ainchia.